Sa mga bisita natin na galing po ng Pilipinas. Una po kay Hermana Marivic Ordanza, from Centro Ranyag, Itisila, Witiili, Habilen. Sunod po sa Hermana Jovita Ligasti, Area Guardian po ng R20A. At susunod po sa Hermana Adreza Ordanza, Area Treasurer ng R20A. Hermana Cora Dominguez, Area Guardian ng R20A. Hermana May Lucian, welcome back up. Local President, Centro Itiili, Habilen. Hermano Orlando Ordanza, Local President ng Centro Ranyag, Isilaw, Itiili, Habilen. At si Hermano Enrile Dominguez, Deputy Director General for Administration Affairs, R20A, at ang ating Speaker of the Day, si Hermano Gustado Ordanza, General President ng R20A. Oo, hindi na ako magbabahagi ng Evangelio, kasi hindi ko na po Evangelista. Good morning at mabati ng Clubos FYS dito na happy anniversary sa ito. Pasalamat kami, dawati kami dito na safe. At sa kauwi sana kami na safe rin. Pero mas magulo ko sa amin. Sa dito, sanay na kami sa gulo. Yun lang, ngayon. Grabe pa naman, Egna. Good morning po sa lahat. Pagpapalim po ang FYS sa kanilang 15-year anniversary. Magandang umaga po sa lahat. Medyo pagayam, di ba naman? Ito pala si Ito Rado Lugias. Ang sa ako ko na ako. Umaga ulit sa amin. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. At isang mapagpalang umaga sa aming lahat sa isang pananampalataya. Kami po'y nagpapasalamat at nakarating kami sa inyong mapayapang pagdaos ng 15th year anniversary. I'm sorry with my voices kasi umiba talaga. Gaano man kahirap ang dinaanan ng bawat isa, ay kami ay nagpapasalamat dahil sinabayan kami ng ating Panginoong Diyos na makarating. At ito ang layunin ng bawat isa, yung paglalakbay natin at itiyak ay pangayag ang mga salita ng Diyos. Na ito ang nagbibigay buhay sa bawat nananampalataya, sa bawat sumusunod na niyabag ni Kristo. Una kong bukusan ang aking pagsasalita sa sinabi sa inyong tema. Ang sabi niya, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, nilagpagan ng walang kabuluhan. Ang sabi dito sa unang kuryento, sabi niya, alam ninyong ang mga alahog sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit, iisa lamang ang nagkamit ng gantimpala. Kaya, sabi niya, pagbutihin natin ang pagtakbo upang pagtaan ang gantimpala. Pagbutihin ang pagtakbo upang pagtaan ang gantimpala. At ang gantimpala doon ay itunulit doon sa ating lesyon. Magkaroon ka ngayon ng pag-ibig. Pag-ibig na ito ay may dalawa, positive at saka negative, na kung saan ang sabi niya, huwag sana tayong isang mayabang, isang mapagmataas, isang magaspak ang pag-uugali, isang makasalitin, isang magalitin, at hindi sana natin ikinatutuwa ang gawain ng masama.
Ngunit tayo bilang isang nananampalataya, ang pag-ibig na kinikilala ng bawat isa sa atin ay ito. Yung pag-ibig na may matyaga, pag-ibig na may magandang loob, pag-ibig na itinagagalat ang katotohanan, at pag-ibig na mapagpatawad, pag-ibig na mapagkatiwala, puno ng pag-asa at higit sa lahat, mapag-iis hanggang mapas. Na ito yung ginagawa ng bawat isa sa inyo na mapag-iis hanggang sa wakas. Ikinadadala ko kayo at ginagawin ko kayong mga inspirasyon, yun ang sinabi ko sa una namin, minutahan kahapon. Gawin ko kayong mga inspirasyon dahil sa inyong pananampalataya, ipinakita ninyo dahil kahit saan kayo man ay ginawa ninyo ang paggawa at pagsunod sa yapak ng ating Panginoon. At maraming salamat, sana'y ipagpatuloy ng bawat isa upang ang pagtakbo namin na ito ay may gantimpan. Yung pagtakbo magkaroon ng kabuluhan. At ang huli, ang sabi niya dito sa Lukulusas, at higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ay buklod ng pagkakas. Maraming salamat at purihin natin ang Diyos. Lalo-lalo na sa banal na Espiritu na siya gumabay sa atin. Happy 15th anniversary ng aking kwaes. Purihin ako. Kasi doon sa Pilipinas na kailangan dito, yung kwaes pa. Nawatag na ko ang sinaikwari sa kapatid. Una sa lahat, kami po ay upos na ipapasalama dahil nakarating kami ng buong ito. Dahil sa mga kasamaan ko, na-experience nila sa akin. Pero dahil sa pananampalataya at pagmamahal ng ating mahal na Panginoon, makukuha niya natin direct na isang gawa ng kamahan ko. Dahil mula pa sa sikong, kamuha na po ako. Dahil alam nila, pupunta ako dito para mag-aras ng trabaho. Pero ipinangako ko po sa kanila na hindi po ako mag-aralap ng trabaho. Dahil po, overstay daw ako dito. Hindi tayo mahal. Hindi mahal. Samahan ko, hindi lang ako malik dito. Kaya maaaraman ako sa kanila. Lamay-tama yun. Isa po lang na ang pasasalamat ko ay lubos-lubos dahil kung wala po yung ibinigay na papao ng banal na Espiritu sa akin, hindi ko talaga ako magpumilit na umalik dito. Dahil isa lang po ang isko bago mag-expire yung passport ko, makasama ko pa kayo. Kaya, ano man po ang mangyari sa ating pananampalataya at pagsubok, kung na sa atin ang Panginoon, hindi po tayo magdadalawang isip dahil ibibigay niya daw ang lahat-lahat. Kasi pinalagdagan niya dito ay 1-5 in Ghana City. Yun ang pabaon sa akin. Noon ako, naging kampante. Dahil kung wala yun, malamang kang uman. Kakasimula din ang kagawa. Isugyan po na sa ating pananampalataya, ano man po ang pagsubok sa buhay kung tayo ay nakakapit sa puno ng ubas, hindi po tayo mawawala. Makikibahagi po ako sa ikalawang Pilipos at sabi dito sa karatulan niya, ang halimbawa ni Kristo at sa pangalawang karatulan niya, maging ulan ang anak ng Diyos.
Yun po ang dapat nating pagtandaan at panindigan sa ating pananampalataya. Dahil kung wala tayo sa punong ubas, ulit ko, ay kung may buko tayo, matagpat tayo, may sila tayo. Isigap muna na sabay na kuma sa nagiging kakadok na ikwais ito'y magpatuloy po tayo hanggang sa huling pagpabay natin. Dahil doon natin makakamtan ang tunay na pananampalataya at kung paano natin pinaglaban ang ating ikalawang buhay. At pinili ko, nagsak ko, na makita kayo ngayon ulit at naglaklakunasan. Thank you.